your joys. Eat your children. Praise God. Maayong buntag sa tanan. Amen. Good morning. Kumusta? Amen. So, kung ready na tayo mga kahit sunan, please shout glory to God. Glory to God. Kung ready na, please shout praise Jesus. Praise Jesus. Okay. Thank you mga kahit sunan. And I will bring you mga kahit sunan to these verses. Ezekiel chapter 47 verses 1 to 10. So, ubay-ubay ni, and I would like to request na let's give our focus sa pulong sa pambuhin ng Diyos, and because I want you to give your all to, as I am trying to give my all. So, according to verse 1, afterward he brought me again unto the door of the house, and behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward, for the forefront of the house stood toward east, and the waters came down from the under, from the right side of the house, at the side, south side of the altar. Kanang house niya, kung sa other version is temple. Verse 2, then brought he me out of the way of the gate northward, and led me about the way without unto the outer gate, by the way that looketh eastward, and behold, there ran out waters on the right side. Amen. And when the men, ang men ani dari isang angel, ang iyahang, ang kanilang story ay si Ezekiel, of course. And when the man that had the line in his head went forth eastward, he measured 1,000 cubits. 1,000 cubits is almost 1 kilometer. 1 kilometer. And he brought me through the waters. The waters were to the ankles. Again, he measured 1,000 and brought me through the waters. And he measured 1,000 and brought me through the waters. The waters were to the knees. Again, the measured 1,000 and brought me through. The waters were to the lion's waist. Afterward, he measured 1,000 and it was a river that I could not pass over, for the waters were risen. Waters to swim in, a river that could not be passed over. Hallelujah! He said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me and caused me to return to the brink of the river. Now when I had returned, behold, at the back of the river were very many trees on the one side and on the other. Then said he unto me, these waters issue out toward the east country and go down into the desert and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. Hallelujah. Woo. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live. Woo. Glory to God. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither. For they shall be healed, and everything shall live, whether the river cometh. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it from Engedi, even unto Iniklaim. They shall be a place to spread for nets. Their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many. Wow. Oh, glory to God for His words, church. Hallelujah. Napatunaw ako na sa pet sa pulong sa inuway na worship God. Kadyos na? Or anytime you want? Woo! The blessed day ko mga kaisunan and ending of passage. Hallelujah! Excited kayo ko! Amen! So, the waters that came from the temple. So that is the source. Amen? Let's talk about the water as a shadikan. Anong naiigawas na tubig?
Asa din na siya patuloy iyong flow. Unsa din ang epekto nga nung naitubing ni God sa temple. Diba? Dili ka matingala na nga. Sisigan na kita siya kumay from the temple. And then, nabot sa time na nabot sa ankle. And then it comes na nabot sa knee. And then nabot sa waist. And then nabot sa time na dili na siya makalangoy. Dili na siya makapass over sa mag-ilingway sa water. So, yun sa picture na yung nakitaan ng story. Amen. This picture maybe is a representation of God's presence and how it works. Oh, hallelujah! Amen. Kung unsa ang trabaho ng Ginoo sa pagkinabuhi church, maybe nagsugod ka nga, or dili na ito ma-perceive ang panalangin sa Ginoo, pero at the end of the day, nakita na ito unsa rin ka-powerful. Amen. Maybe mama sa time na ito nga, at the very beginning, doubtful kay ka mag-exist, pagiging ka si God, pagiging ka siya, and we end up fully believing na nga na agad ay Ginoo. Or nag-start ka nga, ay, wala mo siguro yung blessing. Pero kahit kung nag-inhanan niyo ang Ginoo, paano, grabe mo ko salamat kay naagad ay siya mga panalangin. Amen? So first is, the river's source. Asa lagi ka ng tubig? Amen? Before that, I will give you the topic that says, all in. And credit to Pastor Rosal, as Rosal, okay, I'll give you the topic that says all in. Okay, according to verse 1 and 2, mga kaiso na nabasa na ito nga, ang water is inagigitan sa temple. Kung saan ang paggawas ng tubig sa balay or sa temple, asa na siya ni Agi? It went through from the underground, di ba? Ang gawas ng water. So ikaw, lagi ka na ba ang panalangin na wala niyo na-experience or nakita before? Have you seen a blessing that you've never experienced? Have you seen a blessing that you've never seen before? Kaya isi-isikan mga kaisunan, you've never seen a river flowing directly from the temple. Di ba, kung sa'y connection sa river, di ba, ang sunod niya na kay Sina Dayon. Pero, isi-isikan, nag-wonder siya, ano na ikagawa siya tumig sa temple? Amen? Yan yagi pa din sa door sa temple. So, kinsa mo naka-experience sa baha, dire, sila mga balay? Amen! Ang magumbak, isip din ang ano iba sa tubig. Amen? So, ang panalangin sa Ginoo, mga kaisuro ng DI, is sometimes unexpected. Na dili ka pabalo nga dira mo agi, dili ka pabalo nga lahat tao dahi ang buhatag sa iyo ha. Bisag pagka ng presa itong meaningan ako last week, di ba nga? Bisag ipasagdan na itong bata na nagdalag fishes, nagdalag loads. Wala na rin yung ibalibalik kaya abinin niyo wala yung importansya, pero siya na ang way nga makakaon ka. Diba? So may mga panalangin ng Ginoo nga, it just flows. Musulat natin siya sa mong balay, sa mong panudanan. Amen? And then, the river's increasing depth. So, big pasok pa lang, trickle pa lang siya, meaning small amount of water pa lang, ang nakita ni Isigan nga ni Ran through gigan sa dampol. And then, naay angel na yung bansayahan. Siya, sige, let's go, let's walk through. And then, dinesure na yun ni angel na, uy, 1,000 cubits na ni. Ito siya, niabot sa iyahang uncle ang water. So meaning, inanak pa ka siya along ang river. So na yung panahon kita Christians nga, isang ilado na kayo na ito, kung unsa ka, keep mo lang dito mo, masahin kita kayo mo lang ginalittle, dilittle na ito siya. At ang faith sa iyahang kay Uncle Di Prataman, shallow na kaayo at ang kanila sa iyahan, di ba? Wala ta kabalo mo. So much blessing naman na ito para sa iyo. But then, you know, Lord, feeling ako magiging enough. Lord, feeling ako magiging na niya akong gusto. Or kailangan ka na akong may kitang-kita ko yung out of faith sa akin kayo. Hindi rin ang taman. Amen! Diba? Nasaan ba patience kayo? Ay, dinhin na lang ko kayo ka nang dinhin naman akong makaya. Amen! Dinhin na ako kayo. Kaya naman kayo kapabalong kanta. Diba? Mga ginablakan na ito ang pwede mahimo sa Ginoo sa imuha. Amen na po yung kuban, na uncle deep lang, ay hindi deep lang. Diba? As is
physical went through the river, ang angel na umabot sa iya. So the next few walks niya, iabot na ang water sa knee. Ang good lang kayo, di ba kung mag-measure ng flood kayo, kasi tapahubig sa inyo ha, sa tuhod naman po. Na-question din kay Jesus ang tuhod. Kay Jesus ang tuhod. So it just means na kung ikaw, depende sa inyo, asa tama ng level sa inyo. Kung sa inyo, asa tama ng level yung pagnila sa Ginoo, kung sa na level niyo, gino-measure ang blessing sa Ginoo. Amen? Kung ang gilang tipra na, shallow na kayo na, gamay na kayo. Kung ni tipra na, tunga-tunga. Amen? Inala na siguro yung panglantaw sa panalangin sa Ginoo, nirirataman. Amen? Na yung partitions nga, ay hindi na sa tapa, chill-chill sa tunga-tunga lang, average lang ta. Diba si Raina, sabi, ay, gani, hindi ni sister ba? Grabe, hindi ka master. Diba? So, magpaluki-luki lang sa ta, diri lang sa ta. Amen? Nakapoy mo ba? No, waist deep na. Amen? So, waist na. So, si Ezekiel, padahin siya yung akaw. And kauban sa angel. The next na pag-measure nila is another 1,000 cubits. Meaning, or basta hapit na siya ka 400, 500 meters, ana. So, nabot na siya waist. Depende ka po, kay kids ang waist at ang kasihan. So, ang pagkalangin sa Ginoo, mga kaisunan, as you can see, is it crazy? Amen! Kung ang seasoning mo sa una, shallow na kayo, kanilang sakagagmay yung blessing, and then the next season, pinanin na, nitaas na yung buhang level of faith, so nitaas na sa yung blessing, and then the next season, nitaas na po yung faith, nabot na sa waist, so nitaas na po ng panalangin sa Ginoo sa inyo. What I am trying to say is, di lang ka dapat until deep, di lang ka dapat until deep, until wasted, we should be all in. Amen? We should be all in giving God the praise. We should be all in giving God the worship. We should be all in trying to serve God, in being used by God. Amen? I really, really salute those people na these are my human balays. Can and will be able to go deep here. Amen? Kasi si Ivan, ikaw pa lang ako. Sa una, sa MCR, kanang, dili kayo, kung sa ko alam na, dili kayo ka ng active yun na, with si Ivan, kanang buwan. Though sa una, naay mga times na malintyo ni Ma'am Anna. Pero karon, nakita na ko ang growth sa iya. And I see growth to each one of you. Maybe people na sila ay namarhin sila. Ama, maluya na sila ni Apon. Ah, namarhin sila. Kawan na nagsitwasyon. Ay, namarhin sila. Kawan na nagtrabaho. Pagluta pagkatiwa. Amen! 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 Nakita na ko karon kung unsa sila kada si church. Usa kung unsa mahingon sa laing tao sa inyo, na dili ka mulambo, dili ka madasi, maluya ra gihapon ka. No, church, because this time, we are giving God all in. Amen. And I can see that on your lives, church. Oh, hallelujah. Maybe people will say na, ah, maluya ra gihapon na siya, kay wala na siya diri nga church. No. Amen. I see them grow. Bisag ako sa akong kagalingon, dili man ko kagaluan ni nga family court sa una. Kuya, anak, kuya, chitiri na lang ito nakataon ani. Sa una matugtog ko, kay mangurok yun, kuya. Karon mangurok ko, pero na anak ko'y kampanti sa akong self. Kabalo ko nga ang Ginoo ang nag-guide. Because I am playing the instrument not for other people, but for you, God. Lahira church kung ang Ginoo ang mag-guide sa imo. Busa kung unsa ang imong buhaton diri sa altaran, ayaw pagunaw na nga, ay dili na ko ni kaya kay wala ko'y confident sa myself. You know what? Kanina pa ko buntag naghimo ani,
remember I feel the Spirit, the Lord. Grabe yung demon blessing sa amuha. Hindi na kumakataan eh. Grabe ang blessing sa Ginoo sa ato at church. Amen. Sa pinin mo nga, as you walk through your life nga, ay, pumunta na ako sa life sa other tao nga, grabe. Ipanalanginan, yung kainis siya nga tao ba ako kay, nauntan naman kung smoke, nagundan naman kung inog, pero anong piling ko happy? Because dinameasure ni mo ang water na naasin mong life, which is dapat kung sa'yo mong nakita sa laing tao, di mo nang labuan na para mahimaya ni mo ang Ginoo. Dili ka imong i-down, imong isig ka tao nga, ay, wala ka, dili ka mo grow. Ay, dira, ragit ka taman, uncle, deep, ragit ka shallow, ragit ka taman. No! Amen? Let's have those faith sa ito, mga kaigsunan nga mo. Abot ang time nga dili lang hantod sa uncle ang ato ang faith. Muabot ang time nga dili until lang sa niya ang ato ang faith. Muabot ang time nga dili lang until hawak ang ato ang pagtuo. Kung dili muabot ang time nga mura na siya dagat, nga dili na nato malabang, dili na nato malangoy, dili na nato ma-measure, because in anak ka powerful ang Ginoo, church. Di mong kinabuhi. Ayaw i-measure kung unsa ang kaya sa uban, nga dili po ni mo kaya kay maluya kagtabot. Diba? Kung mag-compare ka ng faith sa laing tao, maluya kagtabot. Why? Ikaw mismo i-realize ni mo si monself na I need to do this para madati ko. Diba? Ito si Pastor Mike. Atong Sunday, dapat dili ka mahimong dasigunod. Dapat dasigta. Amen? Woo! Hallelujah! Amen! Amen! So, dapat ato ang faith kay mga kaigsunan, dili lang mag-float sa water. Dili lang kayo dapat mag-float. Kailangan kabalot ang mga kaigsunan kung saon pag-swim. Kaya nga naman, sa kalisod sa kinabuhi, dili pwede nga magpalutaw-lutaw ta. Dili pwede nga magpahayay-hayahay lang ta, labi na karoon na panahon. Amen. We should see progress na ito ang faith, mga kaigsunan. Kung pwede ni mo mag-swim para makuha ni mo ang blessing sa Ginoo, why not do it? Kami, kaya di ba may kabalog lang, hoy? Diri na lang sa amin. Pero, kung ang nakita ni mo ang blessing sa Ginoo, nga pursuit ni mo nga, uy, dako bitbit kung makuha nga panalangin sa Ginoo. Kung dikuha na ni mo, church, kung di na makuha. Kay maningkamot man ka, di ba kita tao? Maningkamot ka nga makuha na ito ng faith or nga blessing mga kaibunan. Amen? Next, I'll tell you the power of the river. Nakita na ninyo unsa ka powerful na mo change ang Ginoog life. But dito sa story ni Ezekiel Church, pagbalik niya, diba kanibalik na sila kay dili na niya malangoy. Di na niya malangoy ang river church. Nakita niya ang trees on both sides of the river. Ang trees nga wala na sa una pagsugod na ako pero naanay nitubong ang mga kahoy. Ang lifeless waters are healed. Sa una nga nag-dry ni nga river, nag-dry ni Dead Sea ni. Pero when the water run through it, mga kaigsunan, ang lifeless waters are healed. Amen? Dili kita, mayingon ta nga, kanang naluya man ko, siguro uga na kayo ko sa pagpangalagad, uga na kayo ko sa pag-worship sa Ginoo. Kasi wala na ang Ginoo sa ako, ano? Diba? Kabalo ka ang blessing sa Ginoo or ang spirit sa Ginoo is dili siya stagnant. Ikaw lang yun ang nagpa-stagnant. Stagnant. Ikaw lang yun po ang nagpa-luya-luya. Ikaw lang po yun ang nagpa-dry up sa imo ang faith. Kaya nga naman, God is always there. God is always filled with the Holy Spirit na pwede po niya ipasa sa imuha. And dili siya. Never siya nawadhan. Never siya nauguhan. Amen? And never nahimong stagnant ang iyang panalangin. Amen. Kita lang mo sa hay, nakablockan na itong panalangin sa Ginoo. Kaya maybe, gabalik ta sa ito ang way, sinful way before. No? Dapat mo abanti ta kay ang panalangin ng Ginoo ni Ezekiel na dito sa unahan. And when you walk, time to time, mag-increase po ang panalangin ng Ginoo. Amen? And, isa pa,
power sa River Church, multitude of fishes were healed. Amen? Nahil mangga niya ang dried up na sea. Nahil mangga niya ang mga fish, mga kaigsunan. Nahimo mangga niya ang nagpatupo og mga kahoy gilid sa river. So why not mahil niya ang kalibutan karon? Do you think lisod? Do you think lisod po haton? Daghan na kayo medical expert. Tanita og tambal or vaccine. Pero I salute them. Pero kung dili pagyud na ako ang hatang sa Ginoo, ito man atong dapat po haton while waiting. We should build up our faith. Amen. Kung feeling ni mo masyalo na kayong faith, nakapakasaang ka deep. Dadto ka lang taman sa soul sa imuhang faith, ang imuhang faith, mga kaigsunan. Let's continue to walk because there will be light at the end of it. Amen? Amen. Nga nung ang environment nag-care ganilang Ginoo sa lahat. He cares about the creation. Amen? Bisan gani na ang ubang tao ka worship sa creation, dili ang naghimo sa creation, but still God provided us, but still God see their lives. Amen? Inala ka kagmayo ang Ginoo. Dili siya bias. Amen. Dili siya politiko. Amen? Kaya yapas lang isang honor, ang power, ang authority, ubang korpa ngayong makuha. Amen? Because God is more than that. Amen? His salvation and His work of redemption, the extent kung gani sa environment, kung isa na lang kita na ang pinaka-masterpiece na gihimo sa Ginoo. Amen? Yes! Kung isa na lang. Amen? How shallow is your faith, right, church? Kung isa ka mabaw yung mga faith karon? I know, inyo lang ma-measure niyo ang faith na, hello, galuya na lagi ko kasi naisangking ko lang sa ko. So, kung sa kala ka mabaw ng faith karon, it's time for you to dig deeper, to go and move forward. Walk forward, church. Hey, mapanalangin sa Ginoo, mag-increase in every season. Siguro, dati, previously, dili ito panahon sa dado family. Amen? Dili siguro ito nila season. Pero when God bring you to another season where you can bloom, amen? Where He can use you so, so greatly. Amen? Hindi ka magmahal. Basta ang Ginoo na ako dala sa inyo. Amen? Grabe yung bubuhat ang Ginoo, church. How deep is your worship? Hallelujah! How deep is your praise? How deep is your devotion? Amen? How deep is your relationship with God daily? Yes, ako, I am busy and I don't have any devotions na. So ikaw mismo, sakit kayo na, natulog ka sa una sa self-group na, oh, you need write your own devotion journal, write your journals. Pero ikaw ka nagtulis na wala na. Maybe it's time for us to realize na, ang sabagay, kadip ako ang pagbibog mo sa Ginoo. Na ikaw ako sa una example ka dapat, pero karoon kay X na lang. Diba? Na ikaw dapat ang bukila sa upat, pero parang asan naman ka? Diba? So let's go deeper into the Holy Spirit Church. Say this is the time. Ang tambuhanan sa langit, dili mauhan ang elements of panalang. Dili mauhan ang Ginoong Holy Spirit na ipupo niya sa itong kinabuhin. Dili mauhan ang Ginoong blessing na ito sa lahat. Praise God! Hallelujah! Yung ganyan na everything is still the same. Sa Tagalog mo, panginabuhi. May man kang alert, wala man diapon eh. Wala may nagbago sa itong kinabuhin. Sa una ni Undang Pag-smoker, parang yun lang gusto mo kong balik. Sa una, hindi na ako gusto mong inuminin mo. Tanduan, Lord, pero nga, karoon makakita ko sa mga amigo, hindi na ako gusto, isa lang ka siya, bro. Isa lang, good? Or ako na lang, gunner. Kinagi tayo sa Catholic Church na matintal pa, and we go back to our sinful life. But the Word of God says, just walk. Keep walking forward.
the grace that God is giving you right now. Amen. It will never be the same. I assure you, every season may mong agyan, it will never be the same. And every season may mong agyan, you will get better and better and better. And He will give you an increase every time, church, until you cannot measure His grace. Until you cannot measure His blessings, until you cannot measure His love, until you cannot measure His comfort, church, kay sobra-sobra na ang gabot sa inyo. Ga-overflow na ang panalangin sa Ginoo. Amen. Inana siya pamaayo sa itong kinabuhi, church. According to Revelation 22:1-2, He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, amen, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Inana ang panalangin ay hatag sa Ginoo, church. Kung mukuntinyo lang ka sa pagpagamit, kung mukuntinyo lang ka sa pagbaklay sa kinabuhi ng isang lisod, kikabalitan na every time ang Ginoo maghatag ng increase. Amen? Every time ang Ginoo magpanyalay sa trawaway, kulangan na pag 1% sa imong worship, kulangan pag 2% sa imong praise, magkailangan pag imong more. Amen? Hallelujah! Pwede ko ba naman? Nasi Ae? Ay, nasa sulod. Kinsamin. Siya ang tato kay Ati. Sige, Jin. Jin. Dere ka. Unsa? Unsa yung buhaton? Pamatay nga pagbalibodi niya intense. Like na, katong nga ka sa admission area sa Araneta. Ito kasi pinakataas. Kung makascore yung favorite player, hindi mo kabuhan ko. Naulaw ko. Saan ang kumari ng Araneta? Pero magamit sa palihin na yun eh. Sige, what will you do kung ikaw makascore? Nakasakay. Score for, anak. Napulong ba na? Score tayo.
Gabi lang ka lang at ngayon sa una, hala, tuyokon yun ang Lord, tuyokon. Mga pirapi, early na sila mag-celebrate. Amen? Kung ang mga tatay, mananaw, basketball, mudaog si King LeBron James, mudaog si Stephen Curry, we'll see your reaction. Sabang, oh, daog si Kwan. Alipak yan, daog si Nero, ano, di ba? So how will you celebrate? How will you worship? Yeah. How will you react? When you see that greater blessings ahead of you, na dinidinig mo ma-measure, dinidinig mo ma-passover, dinidinig mo ma-agihan, kayo lang pa siya sa inyo ang height, kung saan mo yung assembly, kung saan mo yung celebration. Glory. Hindi para sa i-please ni mo ang tao na angay ni mo nga
ma-please, eh, pag magkamali ka, o anong nangyari? Na, ano ka, isa ka na kitang, ha? Para lang dito sa Ginoo. O niya, ang Ginoo makasabot kung magkamali ka, because we're not perfect. Yes. May mo lang kang perfecto para sa iya, ha? Amen. 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 Inanak ka mayong YouTube. Bisa ako, nakita mo na akong growth. Nga naman hindi. Honestly, kaya di naman hindi ko tanay nga naman hindi kay tungkol kay kanang tool, me. Amen? Pero, we see the growth of each other sa mga. Hindi mo na ako, gawali na lagi ang situation. Hindi mo gusto gawali. Tapos ko na ako na. Amen? Because, God will use you on the right time. Amen. On your season. Amen. Ate Dente, something to say? Yes. Yes, ako sa akong kari, dapat di ko nakita nga kabagwan ng for ano, pero sa utang ang board, yung time of church, bugay kayo sila maliyok, labi na sa Wells. Di ito maulaw na masayot
ka. Pero naapoy tayo na ma-realize na itong sayo is a blessing dahil sa other tao. Wala ka kamalo na, hello, di ay mo, dito nakapanalangin sa iya. Sa kote, wala lagi ka dito, hindi na ko feel, ano, di ba? So, bato siya mga kaisunin, I challenge you na let's give our all to God. Every time, let's give God all of our heart, our time, our worship, our praise, our debate, and our prayers, mga kaisunin. Amen. So, daghang salamat kung pumaya kong bigay Diyos. Amen. Amen.